kissing ko lang, hindi na ako makatulog. Kaya medyo mahina yung boses kasi hindi ito pa yun. Junakas ko pa. Walang yung kissing. Isipan ko mag-vlog. Continuation nung una akong mag-vlog. Kasi may naalala ko sila dun sa second video niya na medyo kailangan din ng liwanagin. About Toktok Goes International, na ang tina-target daw ay mga kawawang OFW. Ginawa pang kawawa ang mga OFW dahil lang inoopera ng business opportunity ni Toktok. I've been an OFW once, so opo, saludo ako sa mga OFW dahil naranasan ko po ang hirap at yung lungkot o yung tinatawag na homesickness kung nandun ka na. Grabe ang maging isang OFW, kaya nga tinatawag ng mga bayani ang mga yan. Saludo po ako sa mga OFW, kaya wag naman po sanang bahiran ng parang masamang intensyon na pag inoferan mo yung mga OFW ng gantong business is yun na nga na ini-scam daw sila. So ganito po yun. Sinabi pong Toktok Goes International, though hindi pa po nagde-disclose si company kung magkakaroon ng, pag sinabing Goes International is si mismong courier na Toktok ay magkakaroon internationally. Kasi actually po si GJC, which is si JC is under naman po niya si Toktok. Matagal na po international si JC, for your information. May mga head office po or headquarters sa mga selected countries like Italy, meron sa Hong Kong, meron sa Qatar, sa Dubai, at marami pa. Meron na po talaga si JC. Kaya nakakatawa po yung vlog. Yung pangalawa niyang vlog na Toktok Goes International, na ang target naman daw po ay ang mga kawawang OFW. Hello! Napakarami na pong OFW na operator para sabihin ko sa'yo. At kumikita, yung isa namin si Coach Brian De La Cruz na lagi nag-webinar, OFW yun ang laki-laki na ng kita. Tapos sasabihin mo, kawawa sila. Ay nako, nakakatawa lang talaga. And ito po, may ang update po sa Toktok, ang nakaka-excite na update ng Toktok ay yung mga magiging bagong features niya, which is yung nga po ng Goes International. So wala pong dinidisclose. Ang pinaka-highlight po ay yung Toktok car, Toktok trike, Toktok bicycle, and Toktok food. For now po kasi ang ano pa lang ni Toktok, kaya marami pang yung mga sisilip silang problema, kasi mahina ang bookings, yung mga rider, maraming mga hanash or recap. At yung iba ring mga bagong operator na nakuha niya na yung mga angal sa Toktok support group. May mold nga yata siya dun, or mismong is bagong operator. Ito lang po, hindi ko lang alam ha. Mas mamang bintang, pero nakapasok po siya sa Toktok support group at dun po siya nakakakuha ng mga ibang infos. Pero kulang-kulang kasi payo ko po siya, girl, bago ka mag vlog or mag-disclose ng mga infos, mag-research ka pa, kulang pa eh. Nami-mislead mo yung mga nakikinig sa'yo eh. Lalo na yung walang alam sa business. Ay, nako. So, eto. Alala ko lang bigla. Kaya, eto. Right after na
Gumising ako. Sabi ko, ay, mag-vlog na ako. Nagbigay ko nga ng continuation yung aking first vlog. So, yun lang po. So, abang po kayo kay Toktok na marami pa po magandang oportunidad na naghihintay kay Toktok. See you. PM me. Please like this vlog, subscribe, and comment down below. Thank you. Bye-bye. Morning. God bless. To God be the glory. Salamat po sa inyo.